Tingnan nyo mga kagre, ito na yung bago ko gagawin na inahin. So kung natandaan nyo mga kagre nung nakaraan, dapat sana ay pupurgahin ko. Hindi ko kagad na purga kasi nga na bumasa yung ano, yung kanyang dumi. So nag-aalangan at saka bawal po purgahin pag ganyan yung dumi niya, basa. Dapat ay hintayin natin mga kagre na maganda yung kanyang dumi. Yun, tingnan natin. Ah, wala na pala, lininisan ko na kanina umaga. Pero hindi na basa yung tanyang tae. At saka pwede na rin nating pupurgahin to. So nakalipas yung ilang araw, 12 days yata siguro mga kagre. So ngayon, pupurgahin ko na. Pupurgahin na namin. Tamang-tama, nandito yung aking kameraman ngayon. So pupurgahin namin ngayon. Nandito siya. Oh, mahihain talaga mga kagre. So hayaan nyo lang, ganyan talaga yan. So ayan, nag-iintay na lang ng pangmurga mga kagre. Oh. So, what's up mga kagre? Kamusta kayong lahat? Nandito na naman ako, ang inyong lingkod, Truldan. At kasama natin ngayon yung ating kameraman. So, nandiyan na siya. Hindi talaga magpapakita mga kagre kasi mayain pala. So, anyway, yung gagawin natin ngayon mga kagre ay magpupurga tayo ng aking biik dito na dumating nung nakaraan na gagawin kong bagong inahin. Nakalipas yung ilang araw, 12 days yata. Sana ay mga 5 araw lang. Pagdating niya dito ay pupurgahin ko sana. Kaso nga lang, yung tahi niya ay basa at saka nagtahi siya mga kagre. So yun muna. Pinalipas ko muna yung araw, dinamot at saka para bumalik yung dumi niya na hindi basa, yung saktong dumi lang talaga mga kagre. So ngayon, ang gagawin natin mga kagre ay magpupurga tayo. Tamang-tama ngayon yung panahon ay mainit na. At ako kasi mga kagre, hindi ako nagpupurga ng mga alaga ko dito pag malamig yung panahon saka pag maulan. Pero i-research ko pa yan mga kagre kung pwede talaga magpurga pag yung panahon ay malamig. So ito mga kagre, tingnan muna natin ang ganda na ng katawan niya. Matangkad na siya mga kagre at humaba masyado. Pero unti-unti nang naka-recover yung kanyang katawan kasi nga nagkasakit na yung pagdumi niya ay basa. So yung gagawin natin mga kagre, meron ako ditong pamurga na injectable lang, ivermectin, at saka may 3 ml ako na syringe dito na disposable, at may ano ako, yung karayom. So bali 1/2 by hindi ko alam kung ano yung laki ng butas nito mga kagre, pero yung kanyang haba ay 1/2 lang. So subukan natin mga kagre kung makakaya ko ba to na ano, na mag-inject ako, na ako lang mag-isa sa dito sa kanyang chan banda. Yung nakaraan kung nanonood yung mga kung paano ako mag-inject dito mga kagre, ito rin yung gagawin ko mga kagre. So ga-apply ako dito mga kagre ng gamot o ng ivermectin na pamurga, siguro mga 0.7 ml lang mga kagre, kasi yung tansya ko sa timbang niya nasa 15 to 20 kilos pa lang mga kagre. So hindi nga siguro maka ano, sa tansya ko lang mga kagre ah. Kasi 0.7 ml, yung 1 ml kasi mga kagre is equivalent
ng timbang ng baboy is 33 kilos. So 1 million mga kagre sa ating pamurga dapat. So yung ating ano, yung ating iindikan ngayon, mag-a-adjust lang tayo, magbabawas lang tayo ng ML mga kagre. So gagawin na lang natin na 0.7 mga kagre. So tunin lang mga kagre at ako'y tuturok ng ano, ng pamurga sa ating kinokondisyon na ano na bagong gagawin na inahin dito mga kagre. Sa tara mga kagre. So ayan mga kagre, ito na 0.7 ml lang tayo mga kagre dito. So ito yung 1 ml mga kagre oh. So tingnan natin kung makakaya ko na ano, na ako lang mag-isa magturok. Kung hindi ko makaya mga kagre, yung cameraman na lang natin magtuturok mga kagre. Tapos hahawakan ko na lang sa dalawang paa niya. So hawakan mo muna kagre. Kagre cameraman. Para tingnan natin kung makakaya natin to. So dapat palagi niya video. Okay, makagad ka ako. Makakaya ko. Mga kagre, na kaigit din tayo. Medyo harmless lang yung pagkabagsak dito sa side. So, bigat kasi mga kagre. Siguro yung timbang niya nasa ano na, sa 20 kilos na talaga. Hindi ko makaya pag ano, isang kamay lang. Kaya, inano ko na lang. Minadali ko na lang na pagturo para kahit pa paano makapasok yung ano, yung gamot natin mga kagre. So, yun nga lang. Pag kay ko, pumalag, yun, parang bumagsak talaga mga kagre. Pero, okay lang yun mga kagre, kire naman niya yun. Medyo nagpahinga lang konti para, siguro, kinakabahan sa pagbagsak niya mga kagre. So, sa ngayon, katapos na nating magpurga, magbibilang na naman tayo mga kagre ng 5 araw o 6. At iba-vitamins ko na naman to mga kagre. So, antabayanan lang natin mga kagre ito at susubaybayan sa paglaki niya mga kagre. Palagi ko pa yung i-update dito kung paano tayo paano ako mag-condition sa aking ginagawang mga inahin dito mga kagre. So, hindi pa natin ito malalaman kung ano nga yung kanyang performance sa paglaki niya kasi hindi nga sa atin ito nanggaling na mga lahing baboy dito sa ating higiri mga kagre. So antabayanan na natin mga kagre at sa aking pagbablog dito sa aking bagong gagawin inahin sana may matutunan kayong tips na naman sa aking ginagawa. So, ayan mga kagre, marami pa tayong aalamin at dapat malaman sa aking channel. So, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-hit na rin ng bell notification para ma-update kayo sa aking video na lalabas pa na bago. So, hanggang sa muli mga kagre, maraming salamat at God bless.